Hi! Welcome sa Detailing Academy by The Cleaners Depot. Ako si Ramil, ang yung Detailing Instructor. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano ang proseso ng waterless engine detail and ceramic coating application. So, yung mga kailangan natin gamitin sa waterless engine detail, yung degreaser, detail brush, tsaka maraming basahan. So, pag nag-engine waterless tayo, lagi tayong top to bottom. So, para safe, mag-spray tayo ng chemical sa labas. Yan. Tapos, dump nyo rito sa basahan para walang tumulo kasi may mga kotse na sobrang selan, lalo mga American car. Yung mga sensor niyan, pag nabasa nyo yan, mag-check engine yan. So, circular tayo rito. Portion by portion, lagi tayong top to bottom. So, pag bitin, spray lang ulit. Basta make sure natin lagi na mag-spray tayo sa labas bago tayo kumontak para maiwasan natin yung mga talsik. Tapos dump nyo ulit, tapos kontak. Tapos punas natin ng basahan. Pakita mo ba yung basahan? So ganun ulit, spray lang ulit. Dump, lipat tayo ng portion. So, mas maganda tayo mag-portion by portion para wala tayong mamamiss out na spot. So, okay. Kunyari, natapos natin yung top. Dito naman tayo sa baba. Ganun lang ulit. Spray ka lang ulit sa labas. Tapos, same pa rin. Dump sa basahan para walang mga tumulo. Tapos, contact tayo sa lilinisin. Ganun pa rin. Portion by portion pa rin tayo para wala tayong mamamiss out na spot. Unahin nyo na yung, ano, yung mga nasa gitna para papunta sa'yo para mas hindi kayo mahirap. Tapos, punas nyo ng basahan. For some reason, yung degreaser namin, napapaitim nyo yung plastic. So, may mga chemicals kasi na pag sa sobrang tapang ng chemicals mo, nangingitim. Ah, namumuti. So, sa amin, umiitim yung plastic. Ngayon, natapos na tayo mag-waterless engine detail, isinod naman natin ang ceramic coating application. So, sa ceramic coating application, ang mga kailangan natin, syempre yung coating, yung suede, tsaka yung block ng suede. So, ngayon, pag magko-coating tayo, shake muna natin pagbago yung coating. Pero ito, nabuksan na ata ni Paul to eh. Tapos, buksan natin. Pag use na, mapapansin nyo yan, may mga parang crystal-crystal yan. Yan. Linisin muna natin. So, kanina nag-IPA tayo. After natin mag-IPA, tsaka tayo mag-coating. Kailangan natin mag-IPA para matanggal natin ng mga residue ng compound sa ginamit natin sa paint correction. Kasi kung may residue ng compound siya, dumiretso coating tayo, hindi lalapat ng maayos yung coating na ilalagay natin. Kahit hindi si Riley's, kahit lahat ng brand ng coating. So, pag nag-apply tayo, patong nyo muna to, tapos baba. Ayan, para walang matatapon. Tapos, huwag natin kalilimutan, lagi natin isasara yung coating kada maglalagay tayo sa applicator para hindi agad siya mapanis. Tapos, pag mag-coating tayo, cross-hatch. Ito sir, kahit lakihan mo to. Kasi hindi siya basta-basta lumalagkit. Kaya tayo nagko-crosshatch para wala tayong ma-miss out na spot. Nakapansin nyo, nagre-rainbow na. Usog ka kung ito siya. Tignan nyo yung reflection ng coating sa mga linear light natin. Diyan nyo makikita kung nagre-react na yung coating. Dapat, nagre-react na siya bago nyo siya ibap. Kasi kung nag-apply kayo ng coating, hindi pa nagre-rainbow yung coating natin, binuff nyo, bali wala yung coating nyo. Kailangan, hintayin nyo ay, nagre-rainbow na siya. Tignan nyo, sir. So, ayan yung cue mo bago ayan yung ibig sabihin yan, sir, nagre-react na siya sa pintura. Tsaka mo siya ibabaf. Pero may mga pintura kasi na, ang nangyari, after 2 to 3 minutes, bago siya mag-react. May pintura naman, pag-apply mo, nagre-react na siya. So, kami, pag ganyan na mabilis mag-react yung coating sa pintura, ang ginagawa namin, pinapalapat pa namin yung 30 seconds to 1 minute bago namin ibab. Para lapat na lapat siya sa pintura.
So, para makita nyo, minsan kasi pag ano, mga puting sasakyan, hindi nyo makikita yun kasi nakakaduling. Gagawin nyo warm light sa ilaw. Tapos, susundan nyo reflection ng ilaw na yan, galaw-galawin yung mata nyo, doon makikita yung rainbow niyan. Kasi kung tatakpan yung ilaw, mahihirapan kayo makita yan. Dapat, yan. Yan ang trabaho ng mga linear light sa gilid natin. Hindi lang siya pang picture, pang coating din yan. So, tapos na tayo mag-waterless engine detail and ceramic coating application. Sana may natutunan kayo. Kung may nakita man kayong kulang o mali sa mga ginawa namin, comment down below and let's learn together. Don't forget to like, share, and subscribe. Again, ako si Ramil, ang yung detailing instructor. Thank you!